What's up guys? Don't you think she here for today's vlog? Ipapatikas natin si A-Roxy! So yes guys, ipapatikas natin tong bike na to. Kasi sa totoo na, gusto ko sana magkaroon siya ng character. Ayoko yung parang black lang. And at the same time, sinabi ko naman na sa vlog na ang tema ng aking A-Roxy is black and white na color scheme. So yung lahat ng black na to, particularly itong fairings, ipapadecals natin. Pero hindi ko muna i-reveal yung itsura ng decals guys, para surprise na lang din yun mamaya, no? After makabit sa Stika Zone. O sa pang reason, kung bakit ko siya ipapadecals guys, kasi mayroong mga part dito sa bike na to na parang nagkaroon ng scratch, nagkaroon ng dents. At the same time, medyo hindi na maganda yung pagka-color black niya. Sample na lang itong part na to. Makinis siya. Pero dito sa part na to, lagi siya namumuti. Tapos yun nga, nagkakano siya ng scratch. And then eto rin, may scratch siya dito. Ayun ko nakikita ah. Siguro inano na lang to, niliha na lang para hindi ganun kalalim. And then ito sa front fender, nagkaroon siya ng scratch dahil sa nangyari sa first owner ng bike na to, no? Tapos naka ceramic coated din kasi to, kaso parang natatanggal na, parang nagfade na yung ceramic coating. Kaya I've decided na ipadecals na lang to sa Stika Zone. So tara, punta na tayo yung Stika Zone guys. And then pakita ko sa inyo kung ano magiging resulta ng itsura ni A-Roxy. So let's go! 82 kilometers later. Yeah guys, ito malapit na ako sa Stika Zone. Isa ka pala sa mga benefits ng decals. Ayan, makakapili ka ng design, mapaprotektahan yung fairings mo. Kung natatandaan nyo sa EDV-150 ko, 3 days old pa lang yun, pinadecals ko na. Then after almost 2 years din, tinanggal ko yung decals. And yung fairings niya, kala mo brand new condition pa rin. Kumbaga, na-preserve yung quality ng fairings dahil sa decals. At the same time, yun nga, makakapili ka na ang sarili mong design. Kasi pwede nyo naman sabihin, di ba, Vinci, bakit hindi ka na lang magpa-repaint? Pwede rin naman yung ganun. Pero gusto ko nga magkaroon ng parang character itong bike ko. And yun, mahilig talaga ako sa decals guys. Halos lahat ng bike ko na decals na ng Stika Zone. Like, yung TO3, Ranger 150 ko dati, EDV 150, GTR, tsaka itong KTM RC 200 ko na decals na ng Stika Zone. And then ito, bago naman, itong A-Rox ko na sa toon lang talaga, nababard ako sa kulay. Pero kanya-kanya naman tayo preference, no? Kasi may iba naman na mas prefer nila yung ganitong kulay, mas prefer nila na plain lang, ganyan. Ako kasi maangas talaga ang black ko tutusin, no? Pero gusto ko magkaroon ng iba pang design. Yan. So anyway guys, ito punta lang tayo sa Stika Zone. Malapit na tayo dito sa Tierra Nevera Homes. Mga alas 9 nga pala ang open nila. Kaya napag ako, kaya mag-almusal muna ako dito sa gilid. Since sa shop nila, marami ng bilihan na pagkain. Kaya okay na okay tumambay dito. Ayun, Stika Zone, napakalaking karatula. Sarado ba? Hintayin na lang natin sila guys. So update ko kayo pag open na Stika Zone, no? For a distant star, don't stop now. Isn't it strange to have a safe at home? To the neck out in days until the second call. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn the shit around, just out of doubt, the lows.
Ay, anong ginawa nyo si Gazong sa motor ko? Bakit nagkaganito? Hindi ko in-expect na ganito ang kalalabasan niya, guys. But without further ado, eto na yun. Bagong decals ng aking Yamaha Aerox 155. So, eto siya, guys. Grabe! Anong ginawa niya si Gazong? Ibang klaseng transformation na ginawa sa bike na to. Kita niyo naman, di ba? Plain na plain ng kulay na black lang. Pero ngayon naman, karoon na siya ng character, guys. Kitang-kita yung transformation, nagkaroon na siya ng buhay, karoon na siya ng character, etc. etc. na. Grabe si Gazong, anong ginawa niya sa decals ng motor ko? Ibang klase! Gustong-gusto ko na yung design. Ayan, masin nyo guys, diba? Parang linya-linya lang siya. Tapos, ganito, ganyan-ganyan. Actually, may pinag-copyahan kami nyan ng design na to. Ang kulay talaga nyan is parang phantom green yata ang color and then the rest black. And since, sabi ko, gusto ko magkaroon ng medyo matingkad at the same time, parang buhay ang kulay niya. So, I've decided na, what if gawin na lang white ibang parts, which is itong yan, yung nakalagay ng Aerox, naging white siya. Tsaka yung front fender, white din. Tapos dito naman sa harapan, ayan, logo ng Stiga Zone, guys. Actually, malagay ko sana yung logo ko. Eh, kaso naisip ko, hindi ko trip, kawa na yung kulay kasi ng logo ko, diba? May pagka-blue, may pagka-green, ganyan. Kuha ko na yung gusto kong tema, which is yung black and white. White and black ang shock, white mugs. Tapos yung fairings, black and white. Ang dami pa sa fairings na to, guys. Reflective yan. Yes! Pagdating sa gabi, nailaw yan kung tutuusin, no? Technically, technically nailaw siya. Kasi pag nasisinagan siya ng headlight, araw, or what, parang siyang kumikinang, guys. Tapos, ang maganda pa dito sa ano, decals na to, yun yan, natabunan yung mga scratches. Isang part doon ng fairings is puro scratch na, di ba? So, kahit pa paano, natabunan siya. Tapos, ang isa pa dyan maganda, guys, na yung naprotektahan ng decals na to, yung fairings. Kaya, kapag nauulanan, tapos naarawan, hindi siya basta-basta mag-fade. So, yun. Maraming salamat sa Stiga Zone and sa buong staff ng Stiga Zone, guys. Shoutout nga pala kay Ashley, yung nagkabit ng decals na to. Ayan, napaka-solid mo, Brad. Ganda ng pagkakabit mo. Kaila Sir MJ, kaila Ma'am Dina. Ayan, maraming salamat sa buong staff ng Stiga Zone, guys. Nagkaroon na ng character yung Yamaha Aerox ko. By the way, matte nga pala yan. Kapag nag-reflect yan, technically, ang iilaw lang or ang liliwanag lang is yung white part. Pero yung black, hindi. Ito yung itsura niya kapag nailawan. Yan, di ba? White lang ang nakinang. Bagong forma ni Roxy, grabe. Napakaganda niya na ngayon. And when it comes naman sa registration, hindi ko na kailangan magpa-change color kasi decals lang naman yan. At the same time, akma pa rin sa pel ng rehistro. Kasi nakalagay sa rehistro na ito, matte black. So, yung mga white na dyan, okay lang naman. Kasi hindi naman siya parang buong white talaga. Na all white yung fairings. Kasi meron pa rin naman black. Kaya yung papadecals kayo, para iwas sita na rin, kung ano yung kulay ng nasa papel, yun pa rin yung sundin nyo. Like for example, may na gustuhan kayong design, kasi iba ang kulay, siguro ipamodify nyo na lang din sa Stiga Zone kasi pwede naman yun. So again, maraming salamat sa Stiga Zone para sa transformation ng aking Yamaha Aerox 155. Napaka-solid. At the same time, napakaganda ng pagkakagawa nila. Shoutout Ashley para sa malupitang pagkabit ng
Stickers na to. For inquiries, message nyo na lang ang Sticker Zone para magkaroon kayo ng idea kung nasa magkano ang mga ganitong klaseng decals. And gusto ko na lang din linawin na si Sticker Zone, guys, is full wrap ang ginagawa nila. Maraming salamat sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Yung no drill, ride safe, peace out. Yung helmet ko, maano, maalog. Gastik.